isang isla. Napakapayapa at napakasaya. Di ko maipagkakaila na halos kakabit na ng buhay ko ang mga alaala na naranasan ko sa isang isla. Nagbago ang pananaw ko sa buhay, sa kapwa, sa pag-ibig, sa kapayapaan. Di ko malilimutan ang panahon kung kailan ko unang naranasan ang tunay na kapayapaan at kaligayahan, ang tunay na pamumuhay. Buhay na alaala ang kasakasama ko mula nung panahon na iyon. Magagandang tanawin at masasayang ngiti at walang hanggang pag-ibig. Yan ang larawan ng islang ito. Mula sa magulogong isip at syudad, dito ko naranasan ang mapayapang buhay. Dito ay walang takot na namumuo sa bawat isa. Isang isla, Bungaw. Dito ko naintindihan ang buhay. Dito ko natutunang umibig. At dito ko naranasan ang tunay na kapayapaan. Masusulan tawi-tawi. Mito yata kilapi. Ako si Joseph. At ito ang buhay ko sa isla ng Bungaw. Sa unang araw ng pasukan, dito ko siya nakilala. Tol, tingnan mo. Siya si Siti. Simple at masaya. Hindi ko inaasahan na sa malayong lugar na ito ay may nakakubling anghel na magbabago sa pananaw ko sa buhay. Dito ko siya naging kibigan. Dito nagsimulang magbago ang aking buhay. Anong ginagawa mo dito? Wala. Nanonood lang ng sunset. Malapit lang ba ang bahay niyo dito? Hindi. Namamasyal lang ako. Hindi ka ba natatakot? Na baka may mangyaring masama sa'yo? Pinanganak ako at nabuhay dito. Lumaki ako nang alam ko ang karahasan ay nasa TV lang. Bakit naman ako matatakot? Ewan ko, baka biglang may manakit sa'yo dyan. Siguro nga bago ko lang talaga dito. Di mo pa siguro naiintindihan ang buhay namin dito. Payapa kami at walang inaalala. Kaya naman nag-isip ng ganyan eh. Na makidnap kayo pag pumunta kayo dito. O masabugan kayo ng bomba. Kaya naman nag-isip ng ganyan eh. Walang ganun. Di ko maintindihan. Unawain mo at intindihin. Ilan naman ang dahilan kung ba't namumuhay kami ng mapayapa. At anin ang kailangan upang mamuhay ng mapayapa. Dapat marunong kang umunawa at umintindi sa iyong kapwa. Sige, mauna na ako. Tama siya. Kung siguro walang pag-unawa ang bawat isa sa kapwa at walang pagkakaintindihan, eh siguro hindi makakapamuhay ng sabay ang mga tao dito. Lumipas ang maraming araw at napapansin ko na parating absent si Siti. At kung nandyan man siya, ay di ko rin masyadong nakakausap. Naiisip ko siya kasi siguro wala akong mapagkukopyahan ng aming assignment sa araling panlipunan tungkol sa kapayapaan. Ngunit di ko malilimutan ang sinabi niya sa akin nung isang hapong iyon. Mahalin mo ang sarili mo. Mahalin mo ang bawat tao sa paligid mo. Kung magagawa mo yan, hindi ka mahihirapang mabuhay kahit saan. Tara, uwi na tayo. Siguro namimiss ko lang talaga siya dahil di ko na siya nakakausap. Titi! Bakit parati kitang nakikita dito? Malapit lang ba ang bahay niyo dito? Bakit? Sinusa mo ba ako? Hindi naman. Binibisit ako kasi ang putod ng mama ko doon. Ang ganda ng dagat, no? Ang sarap ng simoy ng hangin. Dito lang ako nakaranas ng ganito.
Siguro, dahil tinanggap kong ganitong buhay, kaya kontento ako. Hindi naman siguro ang buhay sa city, pero magulo masyado doon. Siguro sarili mo, hindi mo maintindihan. Mas magulo nga dito eh. Ang gulo ng kultura, ng mga pananaw ng tao, at pagkain. Kaya siguro mahirap pakisamahan. Bakit ako? Hindi ako nahihirap ang pakisamahan ka. Hindi ba? Sure? Oo, hindi. Bakit kaya? Siguro dahil di ako magulong tao. Marunong ako makibagay at mabait. Hindi. Kaya hindi ako nahirapan dahil tinanggap kita sa buhay ko. Yun naman ang kailangan eh. Kung hindi mo matatanggap ang isang bagay o kultura o buhay, paano ka makikibagay dito? Dapat ba talagang tanggapin ang lahat kahit masakit? Hindi ka pwedeng mabuhay sa mundo kung hindi mo tatanggapin ang pagbabago. Kahit masakit, hanggat kaya mo, gawin mo. Sa tingin mo, mabubuhay bang islang yan kung hindi tinanggap at inintindi ng mga tao ang bawat isa? Tara! Halika na! Siguro mahirap man at masakit, pero kung tatanggapin mo ng buong buo ang kapwa mo, kahit anong paman ang ugali, kultura at relihiyon niya, siguradong magkakasundo kayo. Kung ang bawat isa ay marunong tumanggap ng pagkakaiba, ng opinyon at ng kapwa, siguro lahat ay mag-usap at wala ng gulo. Yun na ang huli naming pagkikita. Yun na ang huling pagkakataon na magkausap kami. Iniwan na niya ako. Iniwan na niya ang mundo ko. Di malamang karamdaman ang tumapos sa masayang ngiti at magandang buhay. Hindi ko matanggap ang pagkawala niya. Isang hapon na payapa, kasabay ng paglubog ng araw, nagpaalam na siya. Nawala man siya sa mundong ito, hindi nawala ang mga alaalang iniwan niya sa akin. Hinding-hindi ko malilimutan lahat ng aral na natutunan ko sa kanya. Siguro ngayon, payapa na siya. Kapayapaan, yan ang naging daan niya upang mabuhay sa mundong puno ng pasakit at puso. Inunawa niya at inintindi ang buhay. Tinanggap niya ang pagkakaiba at paghihirap ng buhay niya. At minahal niya ang bawat taong nasa paligid niya ng pantay-pantay. Kaya payapa niyang iniwan ang mundong ito. Siguro kung lahat ng tao marunong umunawa, makibagay at umintindi, hindi naman malayong mabuhay tayo ng matiwasay. Kung ang bawat isa ay marunong tumanggap ng pagkakaiba, ng opinyon at ng kapwa, siguro lahat ay mag-usap at wala ng gulo. At kung marunong kang magmahal, siguro wala nang masasaktan at mauulila. Siguro kung magagawa ng bawat isa yung mga bagay na yon, payapa tayong mabubuhay. Walang gulo, walang giyera, walang masasaktan. Kaya siguro ganun magsalita si Siti. Dahil siguro para sa kanya, lahat nagsisimula sa sarili. Lahat nagsisimula sa iyo. Kung hindi ka payapa sa sarili mo, ano pa kaya kung harap ka na sa mundo? Mahabang panahon na rin yon. Parte na yon ng aking nakaraan. Ngunit, yung panahon na yon ang tumuo sa buhay ko. Yon ang mga aral na dinala ko, stand man ako, patbad. Masarap balikan ang nakaraan, kahit masakit. Hindi ko ito magawang kalimutan. Masutulan tawi-tawi. Mituya taklak. Mitulit ang dako. Susulang tawin.